Alright mga kamkil, good morning. Time check, mag-alas 10 mga kamkil, no? Yan, Tabo project pa rin tayo, no? Lagi tayong nakatutok dito mga kamkil, kasi nagbabakal na tayo dito. Ayan mga kamkil, yung pinakauna nyo nakita mga kamkil, yan, no? Si Dildil, pinaka-pugi nating kasama dito mga kamkil, ha? Naglalatag na tayo. So itong mga bakal na ito mga kamkil, ginagamit natin, ito po yung nakalagay sa plano. O may iba naman dito mga kamkil na 12mm yung pinapagamit. Tulad dito mga kamkil, itong forma na to sa beam. So 12mm dyan, mula dun papunta dito, 12mm yung pinapalagay. Then may mga support pa tayo, no? So yung mga support mga kamkil, pahabol na lang natin. Hindi naman gaano ka haba yung mga support na pinapalagay, no? Pahabol na lang natin, isuksok na lang natin. So dito mga kamkil, ano natin, no? Pinapatali na natin dito. Diri sa tadol, una ko natin idol. Bangili ni Dag Kabilya diri. Diri ah. Nababagya daan, hangir ni. Para malihok pa, unyo ito itali dito. Kana tanan upat, sulod na tanan upat. Hop, bidaw, isa dawe. Bitay ning isa, no? Akin ang ibabaw lang ko ah. Kini. Ayun o. Hangir na ito ni. Yan. Hangir natin mga kamukil. Para hindi tayo mahirapan mag. Pasok ng. Steer up mamaya, no? So ito dito. Kapag ka ganito, steer up na yung matatawag natin dito. Pagkadating sa poste, yun yung tinatawag nating lateral. No? Pero nakasanayan na talaga natin since mula pa noon na stirrup na yung tawag, so patuloy na lang, no? Pero kung sa mga professional mga kamukil, hindi po stirrup yung tawag kapag nandyan sa puste. Lateral ties mga kamukil, no? Pinaka-common o original na pangalan talaga. Ayan, so naiangat natin dun mga kamukil, nakita natin yung plastada dito. Ayan, pwedeng italip na yan dol. Set up na. Para mapabilis mga kamkil yung ating proseso dito. Dapat by next week mga kamkil, mabubuhusan na talaga to. So sa Lunes, meron naman tayong visitors, no? So i-welcome natin yung ating mga visitors sa Lunes. Alright, napapansin nyo mga kamkil, ayan ah. Hindi gaano kalakihan. Ayan na yung mga beams niya. So ito yung sa landing niya sa hagdanan. Ayan, opening sa hagdanan mula doon papunta dito. So 12mm yung naka-schedule ilalagay dito. Tapos dyan, 16mm. Connection dun, no? Naka-jowin siya dun sa pinakagitna na puste, papunta dito 16mm siya. O, yun dun naman 12mm na yung pinapalagay papunta dun. Yan. So yung lalagyan ng 16mm nito mga kamukil na top at saka bottom, ito 16mm to, tapos ito dito na part 16mm din, no? Patuwid siya, continuous bar papunta dun, mula dyan papunta doon, 16mm malalagay. So yun na lang yung pinakahuling gagamitan ng 16mm. Okay, so habang sila ram patuloy sa pag lagay ng ating o pagtali, no, pag hook ng mga tie wire doon sa ating stirrup sa beam. So yung spacing naman nito mga kamkil, yung hiningi sa plano 15, no, wala na tayo, hindi na tayo umabot sa 20. Yun lang yung spacing natin. And then pagka malapit na naman sa pag jojoin, balik na naman tayo paunti-unti, no? Mula sa 15, balik na naman tayo ng 10 hanggang sa 5, hanggang dumikit tayo sa may beam natin doon sa may jojoin. Okay. So yung pagka-splice din mga kamukil, nasa plano din to, nasa drawing. So kailangan nakaganito yung forma niya. O gawa na lang kayo ng bender kapag hindi kayo marunong masyado nito. O may diskarte dito na mapadali. Up, dol, ayo dol. Mali na. Tap gya po na, ibabaw gya po na. Ilalo mo niya. Sidaw. Ibabaw po mo dito tikas. Kining kuan. Ah, ibabaw siya dito, no? Oo. Ah, sige. Ilalo na. Sige na. Tapos isa dol ah. Tapila ni dol, oh. Oh, ito yung kulang, oh. Dilo, panin mo ni mga lock, dilo. Ano mo? Papanahon na. Ha? Align pa na mga. Ay, align pa ninyo. Oh.
sige. Di. Kana lang sa dia dol. Okay. So yung kasunod nito mga kamukil, yung splice niya na naman dito naman sa taas, no. So kung napapansin niyo, yung dulo ng ating dalawang top bars ito 16mm. Ayan yung dulo niya. Ito yung top bars natin papunta doon. Nandito nakaharap. So dito tayo mag i-splice, magdudugtong papunta diyan, no. Yung pinakabutong bar naman natin doon din nakaharap. So salitan yung ano niya, salitan yung pagdugtong natin sa bakal. So, hindi po pwede yung nandun lahat part na part yung dugtong, no. Apat na pirasong bakal, doon tayo lahat magdudugtong. O, hindi po pwedeng ganun. Madalas makikita pa rin natin yung mga ganyan, di ba? So dito sa amin, hindi pwede. Salitan, alternate siya. So yung purpose kasi yung mga kamukil, yung disadvantage makukuha natin, pag isang part lang yung nagdudugtong tayo, doon lang banda, at lahat ng mga dugtungan nandun natin nilagay, pag magkalindon, pag magbiyak yung bumigay yung mga pagdugtong natin, bigay lahat yan, no? Hindi kagaya nito, pag bumigay doon, may makakasalo pa na top bar natin sa taas. Siya pa yung nagbibigay ng puwersa upang hindi ibaba o hindi i-collapse, no? Kung may mga sako na darating gaya ng lindol. Kaya tandaan lagi mga kamukila. Hanggang dito na lang muna mga kamukil, no? At yung update natin sa steel deck, may nagtatanong kung ano yung lapad niyan. Yung lapad niyan mga kamukil, 1 meter yan. Kapag kaganyan pa. Pero ilalaping pa kasi natin yan, ididikit pa natin yan. So yung kabuuang linis lang talaga niyan mga kamukil, 0.98 lang yung lapad niyan. 0.98. Yung ating steel decking. Alright. Thank you mga kamukil.